Hello, 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 hello. This is For the Good Business TV. At ako po si Irene. Ayun mga ka-feel good ngayon. Uupo na naman ako dito sa table. Wala akong gagawin. Hindi ako mag-tutorial, pero sana mga ka-feel good, kahit hindi ako mag-tutorial ngayon, ay panoodin nyo pa rin yung videos ko kasi may matututunan pa rin kayo. Bakit? Kasi magsasagot ako ng mga comments. So, parang question and answer. So, may matututunan pa rin kayo doon, di ba? Tama mga ka-feel good? So, yun muna yung naisip kong gawing yung video ngayon. Sa susunod, tutorial ulit tayo. Okay, ngayon, usap muna tayo. Okay? So, mag-start ako. Bali, nag-screenshot na ako ng mga comments sa YouTube para dire-diretso yung usapan natin. Okay, eto ha. Si Miss Esmeralda Uy. Sabi niya, okay lang po ba na gamitin ang photo sticker lang instead po na vinyl sticker? Ano po ba ang pinagkaiba ng vinyl? Kaya po ba dye ink and vinyl sticker? Sabi ng ganon. So, guys, mas ina-advise namin ang vinyl sticker. Bakit? Kasi, di ba, lalo na sa ref magnet, nilalagyan natin siya ng photo top para maging water resistant siya at saka maging parang hindi siya ma-scratch. So, kung gagawin natin na vinyl sticker yung gagamitin natin, tapos lalagyan natin ng photo top, mapapansin nyo, halimbawa, magkamali kayo, pwede nyo siyang tanggalin. Hindi sasama yung print. Hindi sasama yung print, hindi siya masisira. Tapos, iwas bubbles. Kasi, yung photo paper, guys, once na nilagyan nyo ng photo top, kung photo paper yung gagamitin nyo, once na nilagyan nyo siya ng photo top, tapos medyo nagkamali kayo, alam mo, na-misalign. Masasayang yung print nyo. Kasi, pagka tinanggal nyo yung photo top, didikit yung print out. So, masisira. So, yun yung kaibahan. Kaya mas ginagamit namin sa ref magnet yung vinyl sticker. Okay? At saka yon guys, ang ginagamit ng naming ink ay pigment. So, yan siya. Okay, Ma'am Esmeralda Uy, sana nasagot ko po yung inyong tanong. Okay? So, eto. From Sir Marlon Sanchez, sabi niya, tanong ko lang po kung malinis po ba ang pagkat ng die cutter sa ref magnet. Usually, doon po kasi sa bawat edge ng magnet, wala po ba siyang sticker na naiiwan, yung parang itsura daw na napupunit. So, sir, siguro yung die cutter nyo is, may kapurulan na. Pedo talaga. What? Ayan, ang bilis ko kasi magsalita, nagkakadabulol na tuloy ako, guys. Pero ano yon sir, pwedeng kahit medyo mapurol na siya, nasa way nyo ng pagkat yon. So, ang ina-advise ko, try nyo muna, sir, na biglain yung pagkat nung magnet nyo. Pero kapag ka, syempre, pagka ganun pa rin, sir, kailangan nyo na palitan yung die cutter nyo. So, mura lang naman. Mababawi nyo yon sa napagbentahan nyo or sa ng ref magnet nyo. So, mura lang naman yung die cutter para maganda. Para may quality po yung magnet natin. Okay, sir? Sana nasagot ko yung tanong nyo, Sir Marlon Sanchez. Okay? So, next. Ayun, sabi niya, pwede po pang photo paper sticker ang gamitin. So, nasagot ko na po yun kanina, di ba? Mas advisable po yung vinyl sticker. Sabi dito, from Miss Eliza Esconde. Hi po, mag-start po ako ng printing business. Ask ko lang po sana anong software po yung ginagamit nyo sa paggawa ng invitations, sa pagle-layout. At kung ano pong sizes ng invitation yung ginagawa nyo. Okay ma'am, ang ginagamit po namin sa pagle-layout ay Photoshop CS6. So ano siya? Madali siyang gamitin. Pwede ka rin mag-search sa YouTube ng mga tutorial kung paano po mag-edit. So, ako, dun lang din ako nag-start. So, yun po. So, ang mga sizes po ng namin, ng invitation is 5R, which is yung... Oops, may dumaan na motor. Ayun, continue tayo. Yung ginagamit po namin mga sizes ng invitation ay 5R, yung 5x7 inches.
4R, yung 4 by 6 inches, and 3R, yung 3.5 by 5 inches. Okay, Ma'am Alisa, sana makapag-start ka ng business mo. Okay? Sabi dito, ayun, si Ma'am Alisa, ex-conde pa rin, ano pong printer ang need sa paggawa? So, Ma'am, any printer pwede po, basta convertible siya sa pigment ink. So, kailangan natin ng pigment talaga na ink ang gamitin. So, dapat yon. Any printer, basta nako-convert po yung ink na gamit nyo sa pigment, ay okay lang. Okay, Ma'am Alisa? Ano to? Ayun. From Miss Miru Natsuki, sabi niya, pag nalagyan po ba ng phototop, need pa po bang i-laminate or pwedeng hindi na? So, mas ina-advise namin, lalo na pag maramihan yung paggawa nyo ng ref magnet, mas ina-advise natin na idaan nyo siya sa laminator. Bakit po? Kasi mas magiging smooth yung yung pag dinaan nyo siya, mas magiging pantay, mas magiging smooth yung pagkakadikit ng ng phototop sa vinyl sticker. Mas mapa-flat po siya. Compare mo dun sa yung sa tutorial ko, kaya lang naman siya parang kinamay ko kasi isang lang naman siya, isang peraso, so kaya siya. Pero pagka bulk na yung order nyo, or yung gagawin nyo, para mas mabilis, saka para mas maganda yung flat ng phototop sa vinyl sticker, so kailangan po natin siya idaan sa laminator. At saka, ayun, follow-up question tungkol po doon. As daw po ni Miss Rayalette Medrano, kung hot daw po ba or cold yung paglalaminate sa magnet sheet? Siyempre po, ma'am, dun tayo sa cold. Wala tayong nire-required na temperature kasi po, masusunog po yung phototop natin. So, cold lang po yung settings ng laminator natin. Ayun, guys, no? Sana sa pagdadal-dal-dal-dal-dal ko rito, marami pa rin kayo natututunan. Kahit hindi ako nag-tutorial, okay? Sit back and relax lang kayo dyan. Mag-popcorn muna kayo. Parang nanonood lang kayo ng ewan ko kung ano. Basta, okay? Kung ano daw po ba to? Ang sabi po ni Miss Samantha Makikita? Wow. Sa mata makikita. Ayun pala siya. Magkano daw po yung benta per piece ng ref magnet? So kami po, binibenta namin siya per piece ng 25 pesos. So ano na siya? Ready to serve na. Ibig ko sabihin, pwede na talaga siya, complete package na po siya. Naka-plastic na, may label na rin. 25 pesos each po yung suggested retail price natin. So, kayo na po bahaling mag-adjust kung bulk yung order sa inyo. Okay po? Sabi dito from Miss Catherine Manaysay, ano pong printer setting? Plain paper po ba or inkjet photo quality? So, ano po tayo? Ang setting po natin is inkjet photo quality. Hindi po tayo dun sa plain paper. Yung plain paper po kasi ay settings lang kapag ka-bond paper yung ginagamit natin. So, nandun tayo sa vinyl sticker. Any kind ng sticker or any kind ng photo paper, glossy or matte, ang settings po natin is inkjet photo quality para maganda po yung quality ng print natin. Okay po? Tapos from Mr. Jason De La Roca, ano po yung kailangan na machine and printer? Because I'm planning to start printing business. So sir, wala naman tayong kailangan na machine talaga. So mga equipment lang po yung gamit natin kasi hindi naman po tayo parang hindi naman malalaki yung mga products natin. So kailangan lang natin ng PVC die cutter, ng laminator, ng cutter paper. Yun lang po yung kalimitang equipment na gamit natin. Tapos yung printer, syempre po, ang printer, katulad ng nasabi ko po kanina, is any printer po. Basta, nako-convert po siya sa pigment. Kasi kailangan natin ay pigment ink para po naglalast yung print natin. Okay po. Tapos, eto na lang po, shout out kay, hindi ko alam kung lalaki siya or babae, Ling Buenavista. Ganda po, sabi niya dun sa ref magnet. Thank you, ma'am or sir, sa appreciation. Salamat po. Okay. From
Miss, Music, and Michelle. Usually, ilang pieces po yung nagagawa nyo for every sheet ng magnet? If I may ask, how much na po binibenta yung isang magnet? So, nasagot ko na po kanina, Ma'am Music and Michelle, na 25 pesos each po natin binibenta yung ATM size ng ref magnet natin. At saka po ang nagagawa natin sa isang A4 size na magnet sheet is 10 pieces po. So, murang-mura lang. So, bawing-bawi na po yung pwede nating ipuhunan. Okay? Ito po naman ay shoutout po kay Mr. or Miss Ayman Agarso. Siguro po ay sa dami namin naging clients na po sa Feel Good Printing Shop, hindi na po namin lahat natatandaan. Pero sabi niya po dito, satisfied customer here for a transparent business card. Highly recommended, very accommodating and responsive to inquiries. Materials are very good, output is excellent. Excellent. Keep it up. So maraming salamat po ma'am or sir Ayman Agarso sa complimentary po na sa compliment na nabigay niya sa aming service. Marami pong salamat. Ayun, si Mr. Mark Harvey Hermano, yun din ang sabi niya, naging client din po siguro namin siya. Good and fast service. Thank you po. Kami din as well as here sir. Thank you rin po. Okay, so ang dami ko nang kadaldalan dito, di ba? Pero ang bilis ko naman magsalita para hindi naman kayo dyan mainip. Okay, last na po to, siguro puputulin ko na. Actually, ang dami na pong comments, pero ngayon pa lang ako nagsisimulang magbasa kasi talagang busy po. Pero sinisingit-singit ko naman po. Dun sa mga hindi pa po namin nasasagot na mga comments, na mga questions, pasensya na po, pero binabrowse-browse po namin siya. Sana madaanan namin yung mga tanong at saka mga concerns nyo kasi gusto naman kayong matulungan. Okay po. So, ang sabi dito, saan po bumibili ng ginagamit nyo? So, marami na pong online printing business ngayon ng mga supplier. Nandiyan na po yung Uniprint, yung PopTrade. Marami na po silang branches. Kayo na lang mag-search. Depende po sa area kung ano yung mas accessible sa inyo. Tapos, meron din naman po sa Manila yung Ojon Mall na kung saan makakabili tayo ng mga printing materials and equipment. So, nandun po lahat. Lahat ng mga kailangan natin, doon natin siya mabibili. Okay, siguro marami pa po akong dapat na basahin ng mga questions and comments. Pero mukhang ang haba na po nung kadaldalan ko dito. Baka naiinip na rin kayo. Pero sana guys, yun. I'm hoping na kahit hindi tutorial yung ginawa ko sa video ko na to. At may tricycle po. Ayun. Kahit na hindi tutorial yung nagawa ko dito sa video ko na to, sana nanood po kayo, pinanood nyo siya, at ayun, sana meron kayong napulot, meron kayong natutunan, at saka, yun, and yung eagerness, yung willingness ko po sumagot sa mga comments nyo, nandyan lang talaga, kaya lang po, hindi ko lang maisingit, talagang bibigyan ko po siya ng time. Okay guys, maraming salamat, dito ko na po tatapusin yung kadaldalan ko, para rin siguro na makaubos na rin yung popcorn nyo. Tsaka yung kape na iniinom nyo, dito ko na po puputulin yung video ko. So guys, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat din sa mga new subscribers ko, dun sa mga nagko-comment. Maraming salamat talaga guys. Sobrang napapasalamat ako sa appreciation nyo. Yun. Para sa mga gagawin ko pang videos, kung gusto nyo notify, subscribe lang at saka pindutin niyo lang po yung bell button and comments lang tayo palagi. Okay guys? Madi, this is Irene ng Feel Good Business TV. Maraming salamat and God bless everyone.